mga nagsusulong ng People's Initiative ang kailangang pirma para maamyendahan ang 1987 Constitution. Yun ang masakit. Ang bilis, di ba? Kayo ba hindi nagdududa? Ha? Aprobado na. Kumpleto na ang pirma. Kasi kailangan ng 12%. At 3% kada distrito ng mga botante pag nalakap na yung 3% at 12% as a whole. So, 3% kada distrito, tapos pag kinumpute mo 12% ng total na ano na, ng buong Pilipinas, eh nakompleto na. Galing, no? Ang bilis. Kailan lang dinidiscuss natin, i-stop natin? Ito na. Ulitin ko, ganyan po kaseryoso yung mga animal na gustong manatili sa pwesto. Pero sabi ng COMELEC, gahul na sila sa oras. Kaya posibleng sa 2026 na maidaos ang plebisito. Nasa frontline ng balita niya, si JC Cosico. Sobra at lagpas pa sa requirement. Ganyang kakumpiyansa si House Ways and Means Committee Chairman at Alubay Congressman Joey Salceda. Sip-sip ka rin ata eh, Brad. Hey, ako hindi naman kita pinagbibintangan. Ha? Tinatanong lang kita. Sip-sip ka ba, Brad? Oh, tanong lang naman yon, ha? Huwag ka pong magalit. Yung kompleto na. Sobra-sobra pa. Nang sabihin niyang naabot na ang 12% requirement sa pirma para umusad ang pag-amienda sa konstitusyon sa pamamagitan ng People's Initiative. Ayon kay Salceda, 12.1% na ng mga rehistradong botante sa bansa ang pumirma pabor sa People's Initiative. Bukod dito ay nakuha na rin ang 3% na kinakailangan sa bawat legislative district. Kaya ang susunod na hakbang, filing na mismo sa COMELEC ng pormal na petisyon para magka-People's Initiative. We have already reached the mandate of the people. Talaga? Jesus! May mandate na ang Filipino people. Grabe. So the constitution should operate as provided. Talagang inaayos lang, syempre. And of course, I think the request for validation with the COMELEC, I think he's the necessary next step. Kahapon. Grabe. Mga kababayan ko. Napapagod na ako sa mga ito. Kayo ba napapagod na? Gusto niyo bang maupo sa sofa? Magalis ng sapatos? Kumuha ng banayad, whiskey, uminom. Ang bilis eh. Kababalik lang nila, January 22. Ito na. Yung binitawa ni Amy Marcos na timeline. Right on the spot. Bull's eye. Ano yun ako? Sinimula nung Pasko, dinakdakan nung January 22 nung bumalik ang kamera, tapos ayan na. Ito at baka masasabi ko, kababayan. Huwag niyo po ipilit. Alam mo, dapat may umawat dito. Ha? Ayaw manggulo, ayaw gusto ng manahimik ng mga Duterte. Mata. Kung ipipilit niyo yan, narinig nyo naman siguro sa interview, mapipilitan siyang tumakbo. Sa katunayan, magsasalita siya. I really don't know kung nasa posisyon ako o nasabi na ito ni Banat Bay. Pero pag pinagpilitan ito, magsasalita si PRR. Magsasalita si Tatay Digong. And you won't like it. Hindi po tayo nananakot.
nadinig lang kasi natin yung kwento. Eh, as much as possible, nagsalita na nga ang presidente. Kung kayo ay talagang concerned sa presidente nyo, you should protect him. Huwag nyo nang guluhin. Kasi habang ginugulo ninyo, madadama yung presidente nyo. Ayaw natin magsalita si Tatay Digong. Mahirap po eh. Ha? Ayaw nating magkaroon ng problema. But, well, eto na yan eh. Kaya kailangan marinig tayo. No? At may mga hakbangin sa tingin kong gagawin. Hindi ko na lang siguro i-discuss dito isa-isa. Pero may mga hakbang po. No? We need to protect the... Hindi po ako nananawagan ng pag-aalsa. Hindi po. Pero... We cannot stop the people kung talaga silang nanggagalaitin na. Because this is too much. This is the biggest bad news of all. Naabot na. At lumalabas, nagkakatotoo yung sinasabi ni Amy. By the second quarter of this year, may plebiscite na. Baka hindi na natin masubukan ng 2025 election. Sana totoong gumalaw ang Senado to stop this. Kasi ayoko nung statement nung nakaraan ni Subiri, parang alanganin eh. Yung statement ni Subiri is parang hindi i-stop yung tsa-tsa, i-stop lang na hindi kasali ang Senado sa botohan, separate. Hindi po yun ang gusto ng taong bayan. Ang gusto ng taong bayan, stop nyo. Calling Kibuloy, can you please stop this cha-cha? PNJP Channel, wala nang platform si Tatay Digong para magsalita. Hindi po. Makakapagsalita pa rin yun. Nakapagsalita nga sa Banateros Brothers eh. Nakontak nga si Banat Bay eh. We are just waiting. So kung walang gikan sa masa, pwede naman siya magsalita kay Banat Bay anytime. No. Eh, siyempre, pagka ipapatawag lang. Mahirap naman kasi mag presinte. Ako sa tingin ko, ha, and this is just my opinion. Nakatingin lang dito ang mga Duterte, siguro mga pulis, mga military, siguro titingnan kung talagang kokontrahin to ng Senado. Pero kung ito ay yung kontrang laban bawi lang at tutuloy pa rin yung tsa-tsa, gusto lang nilang kasali sila, hindi yan ang gusto ng taong bayan, eh baka gumalaw si Tatay Digong, gumalaw din yung mga pulis, mga militar. And hopefully, pati ikaw, Marcos, gumalaw. Kasi tinanggihan mo ito eh, di ba? So sana gumalaw ka din. Kasi kung hindi, madadamay ka talaga dito. So, again, mga DDS, ito panawagan. Let's play it by ears. Pakinggan lang natin si Tatay Digo. We have a real leader. We have a strong leader. At mahal pa rin siya ng taong bayan. Tingnan natin yung gagawin ni Tatay Digo. Ililid niya tayo eh. And isa-isa po yan. Tandaan nyo po ah. Meron na akala nila kaalyado nila. Dahil lang respeto sa tingin nila, nasa kanila pa. Tamakinig po tayo ha, mabuti. Kala nila yon. Hindi lang umiimik, nasa gedli lang. Pero pag ipinagpilitan yung mga ganitong bagay, at gumalaw si Tatay Digong, yung mga yan, magsasalita na.
end. Tagahan niyo po ito. Starting on Sunday, meron na kayo maririnig isa-isa babaligtad. Alam natin, nasa gilid lang tahimik. Pero this time, concrete evidence na. Makikita ng mata nyo, madidinig nyo. Starting Sunday. Isa-isa na yan. Kaya, kung para nyo hindi ito maituloy, huwag nyong bastusin ang konstitusyon. Kasi parang fast break to eh. Para kayong fast food. Pagkaing minadali, etong People's Initiative. Ngayon may numero na. Sige. Basta, sinabi natin yan dito. Magtigas ulo kayo. Isa lang naman sasabihin ko eh. Nag-warning kami noong 2022. Ngayon, ano sinasabi ko? Nabudol kayo, di ba? Oh. I told you so. Tingnan nyo. Ituloy nyo yan. Magsasalita ako ulit. I told you so. Tigas ng ulo nyo eh. Ah. Ha? Sige, doon tayo ulit sa I told you so. Bakit? Hindi nyo kasi niraramdam. Hindi naman kasi kami magaling. Pero ramdamin mo rin yung pulso ng taong bayan. Kaya karamihan ng moves nyo, palpa. Bakit? Hindi nakahiwalay kayo sa taong bayan eh. Hindi nyo damdam eh. Yung ano. Hindi nyo damdam yung taong bayan. Kaya kayo nagkaganon. Mali-mali kayo ngayon. Ang pilit nyo eh. Next tayo. The next performance will start momentarily.